Nagkaisa ang lahat ng mayor sa Metro Manila na irekomendang ilagay sa mas maluwag na Alert Level 1 ang NCR simula yan sa susunod na buwan. Wala pa ang desisyon ng IATF kung papayagan yan, pero ngayon pa lang ay nangangamba na ang ilang stay-in at work-from-home na empleyado kung ligtas na nga bang mag-back on-site. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Unanimous ang desisyon ng Metro Manila Mayors na irekomendang ibaba na sa Alert Level 1 ang NCR simula March 1. Ayon kay MMDA-OIC Chairman Romando Artes, isa sa kinonsidera nila ang patuloy na bumababang kaso ng COVID-19. Ayon sa matrix po ng DOH, IATF, talaga naman pong qualified na yung NCR para sa Alert Level 1 status. So, wala pong kinalaman ng election dito. Sa ilalim ng Alert Level 1, wala nang restriction sa kapasidad ng mga establishmento at mga pampublikong sasakyan. Pwede na rin mag-operate ng full capacity sa mga opisina. Pabor ito sa maraming negosyo, pero may mga kapatid tayong maninibago sa ipatutupad na new normal. Tulad ng security guard na si Hurley, higit 2 taon na siyang nakastay-in sa kanilang opisina bilang pag-iingat sa pandemya. Malaki raw ang natitipid niya dahil libre ang pagkain at hindi na kailangang mamasahe. Bagay na pinanghihinayan niya kung mag-alert level 1 na. Hindi kami nabubugbog dito sa biyahe. Pagising namin, maliligo, duty na. Pag nag-uwian naman, maaga gigising, babiyahe, bugbog. Bago ka makarating sa duty mo, pagod ka na. Ito rin ang inaalala ng information technology sa si Arnold. Higit 2 taon na kasi siyang work from home. Hindi niya tiyak kung ligtas na bang mag-uwian at mag-commute. Lalo't may bata, senior citizen siyang kasama sa bahay. Hindi pa kampante kasi siya since may COVID pa rin, hindi pa naman lahat din vaccinated. Sa trend naman, since hindi pa naman natin alam kung ano yung plan nila pag nag-alert level 1, kung balik ba sa dati na yung sobrang siksikan or kung same pa rin ng routine nila ngayon kung yung limited lang yung nakakapasok. Wala naman daw magagawa si Arnold kung magdesisyon na ang kanilang kumpanya na pabalikin sila sa opisina. Pero sana raw, lahat ng empleyado ay bakunado o may weekly anti-COVID testing. Aminado ang MMDA na malaking hamon sa pampublikong transportasyon ang pagluluwag sa Alert Level 1. Lahat kasi ng ruta bubuksan na at pwede na magpunuan ng mga jeep, bus at iba pang pampasaherong sasakyan. Ang maiiwan na lang po yata dyan is yung minimum public health standards, which is yung face mask at yung social distancing. So ine-expect po natin na magbubukas yung mga industriya, mga businesses, yung mga sectors. At pag nangyari po yan, marami pong tao ang lalabas. Dahil dyan, asahan na rin ang pagbabalik ng matinding traffic. Kaya pag-aaralan daw ng MMDA kung dapat na rin bang i-expand ang number coding. Kung ngayon ay 5 to 8 p.m. lang may coding, posible raw magkaroon na rin tuwing alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Pero hindi naman daw nila yan ipatutupad agad sa March 1. Para sa mga negosyante na matagal nang humihiling ng Alert Level 1, panahon na raw para pagbigyan ng IATF ang naturang rekomendasyon. Sabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, makatutulong ang pagbubukas ng negosyo sa new normal para maabot ang target na 6.5 GDP sa unang quarter. Kung ang health experts naman ang tatanungin, handa na rin daw ang NCR sa Alert Level 1. Ayon kay Infectious Diseases Expert Dr. Ron Jean Solante, wala na rin silang nakikitang senyales o indicator na magkakaroon muli ng COVID surge sa NCR sa ngayon. Pero hindi raw ibig sabihin na pwede na tayong magpabaya sa pagsunod sa minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at social distancing. At isa pang mahalaga, magpabakuna. As we move forward with this ongoing transmission, although there are less cases, the population that we want to protect and should be emphasized to get the booster are the vulnerable population. And booster will be an important part of their protection. Bukas magmi-meeting ang IATF kung aaprubahan ang Alert Level 1 recommendation ng Metro Manila Mayors. Pero sabi ng Malacanang, baka sa weekend pa ilabas ang desisyon.
Nagbabalita mula sa frontline. Camille Samonte, News 5.